mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po pala si Ash, short for Aster. Kakaiba yung pangalan ko kaya Ash na lamang po ang itawag mo sa akin. 33 years old na po ako, taga Cavite. Pero 3 taon pa lamang po kaming naninirahan dito kasama ang 2 kong anak at ang asawa ko. Taga Marikina po talaga ako. Doon ako ipinanganak at lumaki hanggang sa nagkaroon ng sariling pamilya. Paborito ko, Sir Seth, yung mga kwentong aswang at kulam nyo. Mahigit isang buwan mo na akong listener at nagpa-member na rin ako, gawa ng addict talaga ako sa mga kwentong horror at movies. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa Mama Norma ko. Ito ay nangyari noong mga dekada 80. Basta nasa late 80s po yun. Mag-asawa na po ang mga magulang ko noong mga panahon na yon at anak na nila ang ate namin. Pero hindi pa sila kasal. By the way, 4 po kaming magkakapatid at 2 po ako sa panganay noon. Noong mga panahon na yon, nagtatrabaho pa ang mama namin sa isang imprentahan ng mga t-shirts. Katrabaho niya doon yung auntie namin na si Auntie Ami. Balihipag po siya ni mama. Asawa siya ng nakakatandang kapatid ng mama ko. Bali sa trabaho nila kapag break time noon, mga alas 12 ng tanghali. Umuwi sila sa bahay para doon na mananghalian noon. Yung pinagtatrabahuhan po kasi nila ay walking distance lamang mula sa bahay namin. Kaya matapos nilang magtanghalian at bago mag-alauna, bumabalik na sila sa trabaho noon. Araw-araw po nilang ginagawa yon. May mga iba rin po silang kasabay sa paglalakad tuwing babalik na rin doon. Isang partikular na tanghali, habang naglalakad sila pabalik ng trabaho, may nakita si mama na babaeng duguan sa may daan. Puro dugo daw yung mukha at damit noon. Siyempre, nang makita yun ni mama, sinabi niya kaagad sa auntie namin. Sabi niya, "Ne, tingnan mo, may babaeng duguan." Yung ne po, Sir Seth, ay ati po yun sa salitang Bicol. Tumingin daw po yung auntie ko pero wala naman siyang nakita doon sa parte na merong nakikita si mama. Kaya ang nangyari, dinedman na lamang nila ito. Kwentuhan pa rin sila ng mga kasamahan nila habang naglalakad noon. Habang si mama, nakatingin pa rin umano sa babaeng duguan. Hanggang sa tumawid na umano sa kalsada yung babae at papunta na sa kung saan silang side na naglalakad noon. Kaya si Mama, Sir Seth, napapasigaw na sa kakasabing may babaeng araw na duguan at papunta na sa kanila noon. Hanggang sa doong parte na lamang ang naalala ni Mama noon. Kasi noong mga oras na yon, nawalan na rin po siya ng amalay. Ang sunod na nagkwento sa akin, si Auntie Amina po. Ay nga raw, nahimatay na si Mama at syempre, nataranta sila gawa ng nasa kalsada ng araw po sila noon. Tapos ay katanghaliang tapat pa. Kaya ang ginawa nila, binuhat nila si Mama noon. Saktong may kasabay naman daw po silang katrabaho ng mga lalaki pero 2 na daw po ang nagbubuhat kay mama pero hindi pa rin nila maiangat ito ng maayos. Hanggang sa napakarami na nang buhat kay mama pauwi sa bahay. Pagdating sa bahay, akala nila nahimatay lamang ito dahil sa tirik ng araw noon. Kaya yung ginawa nila, yung mga usual na ginagawa kapag may nahihimatay na mga tao. Hanggang sa naimasmasan daw po si mama noon. Kaya akala nila ayos na. Mula nang maimasmasan o nagising si mama, nagwawala na daw ito noon. Nagsisisigaw. Hindi na daw po maalala ng auntie ko kung ano ang mga pinagsasasabi noon. Basta galit siya at nagwawala.
Nahirapan silang pigilan ito kasi napakalakas daw. E kung tutuusin, nasa 4'11 lamang po ang height ng mama ko. Payat siya noong mga panahon na yon. Kaya takang-taka sila kung bakit napakalakas naman daw ng mama ko. Iba po yung reliyon namin, Sir Seth. Ito po yung nakamulatan kong reliyon namin paglaki. Kaya noong nangyari yun kay mama, nagpatawag agad sila ng mga may tungkulin sa kapilya at inumpisang dasalan at pahiran si mama ng langis noon. Nakalaunan ay hindi naman tumalab sa mama ko. Dahil nagwawala pa rin ito, nagsisisigaw at nagpupumiglas. Hanggang sa itong uncle namin na asawa ni Auntie Amy ay naisipang tumawag ng albularyo o magtatawas noon kung tawagin nila. Nung dumating ang albularyo na ito, may mga ginagawa daw po itong ritual na hindi na rin naidetalye sa akin ng auntie ko. Basta may mga dahon-dahon pang araw puno na hinahampas kay mama at inilalagay sa katawan niya. Kalaunan, kumalma na si mama at natahimik noon. At ang sabi ng albularyo ay nasapian nga daw si mama, Sir Seth. Babae daw po ang sumapi sa kanya. Dito na naalala ng auntie ko yung sinasabi ng mama ko na dugo ang babae bago ito nawala ng malay noon. Pagkaalis ng albularyo, naging maayos naman si mama. Nakakausap na po siya ng maayos noon. Pero wala siyang maalala. Ang huling naalala niya na lamang ay yung dugo ang babae nga na lumapit sa kanya noong mga panahon na yon. Ang buong akala ng lolo, lola, ama at mga kapatid ng mama ko, ayos na si mama. Pero pagkalipas ng mga araw, bumalik na naman siya sa pagwawala at pagsisigaw noon. Bigla na lamang din daw po itong tumatakbo palabas ng nakapaa at kapag inabutan nila ay nandun na sa malaking puno at nakatingala noon. Hindi na rin po madistinguish ng auntie ko kung ano yung punong yon. Naidatali po kasi sa akin ng auntie ko ng high school pa lamang ako. Basta, matandang puno daw yon. At tuwing tatakbo si mama palabas ng bahay, doon nila inaabutan na nakatingala sa punong yon. Yung nangyayari sa kanya na yon ay naging dahilan para patigilin siya ng ama at lolo namin sa pagtatrabaho. Ama o ama po yung tawag namin sa papa namin. Lumipas ang mga araw, pasumpong-sumpong pa rin daw ang pagwawala at pagsisigaw ni mama. Dahilan para mangayayat siya noon at lumalim ang mga mata. Nangihina na rin daw po ito at minsan ay nilalagnat. Iniisip na nga nila noon na baka nababaliw na daw si mama at kung may anong sakit na. Kaya pinatignan daw nila si mama sa doktor at ang findings nga daw po, tipos. Itong parte na nagkasakit si mama ng tipos is alam na niya. Naalala niya daw na dinala nga siya sa ospital noon. At lagi niya raw sinasabi sa lolo namin na ang gusto niya lang ay makatulog ng mahaba. Hindi niya kasi nagagawa mag-umpisang nasasapian siya, Sir Seth. Kaya nag-request sila sa doktor na kung pwede daw ba napatulugin si mama ng mahabang oras noon. Dahil ang pakiramdam ni mama noon, gagaling siya kapag nakompleto ang tulog niya. Pinagbigyan naman sila ng doktor noon. May ibinigay daw po na gamot ang doktor at doon ay nakatulog naman si mama. May oras din daw po ito, sir, kung kailan magigising ng kusa si mama ayon sa doktor na ito. Pagkagising ni mama, maayos ng pakiramdam niya. Nagyaya na itong umuwi sa bahay. Gumaling din naman po si mama sa sakit na yon at naging okay na yung pakiramdam niya. Pero hindi na rin po siya nakabalik sa dati nilang trabaho noon. Nanatili siya sa bahay namin at naisipan na lamang na magtinda ng ulam noon. At kalaunan ay naging maliit na karinderya ito. At makalipas ang 3 taon, pinanganak niya na nga po ako. May dagdag ko lamang po, Sir Seth. Hindi po ordinaryo ang mama namin.
May kakayahan po siyang makakita ng mga elementong hindi nakikita ng ordinaryong tao. Nakakausap niya rin sa panaginip ang mga yumao. At pag may taong malapit sa kanya, alam niya pag may sakit ito o malapit ng pumanaw. Kaya niya ring mag-astral projection na madalas ko pong marinig sa mga kwento ng iba mong sender. Kakaiba umano siya ng bata pa lamang siya at may nakilala daw siyang magaling na albularyo noon na nagsabi sa kanya na may potensyal daw po siya. Kaya niyang paglakbayin ang kaluluwa niya kung saan saan pumunta at nakakabalik din naman ito. At kaya niya rin daw pong maging isang babaylan kung pagtutuunan niya na lamang ito ng panahon. Pero sabi ni Mama, ayaw niya. Gusto niya ng simple at normal na buhay noon. Kahit na alam niya sa sarili niya na hindi talaga normal ang mga kakayahan niya noon. Sa ngayon, magdadalawang taon na pong pumanaw ang Mama namin. Namatay siya ng kasagsagan ng pandemic noon. August 15, 2020. Kaya ko po ito naikikwento, Sir Seth, dahil namimiss ko na po talaga siya. At itong May 16 ay yung ika-57 kaarawan niya kung nabubuhay pa siya. Kaya sana ay mapagbigyan mong maibahagi ito sa channel niyo. Tribute na lamang din po sana sa pinakamamahal naming ina. Kayo na lamang din po ang bahalang mag-ayos sa kwento ko. Maraming salamat po. Sir Seth, magandang araw po sa inyo. Sana po ay mapili ang aking kwento at maisama niyo sa Mother's Day Special kung meron man. Isa po ako sa inyong mga avid listener at stalker sa Facebook pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Merida. Ito po'y dahil siyang Disney princess na napaiyak po talaga sa akin noon at malalaman niyo kung bakit sa kwentong ito. Ang kwentong ito ay malapit talaga sa akin dahil ito'y napapatungkol sa aking Mama Elvie. Naikwento lamang din ito sa akin ng ilan sa aking pamilya at malalapit na kaibigan ni Mama. Kaya parang compilation ng kanilang mga karanasan ito. Magbabahagi muna ako ng backstory para mas maintindihan nyo. Hindi ko po alam ang detalye or love story ng aking mga magulang. Hindi po kasi nagkikwento ang aking papa. Pero ayon sa tita ko, na siyang nakababatang kapatid ng papa ko, in love na in love daw silang dalawa noon. Yung papa ko kasi mahihain po talaga kahit may pakiramdam o feelings para kay Mama. Pero naging magnobyo sila hindi katagalan at yun nga ay nagbunga ito. Yung mama ko po, Sir Seth, ay may sakit sa puso noon. Pinayuhan na siya ng doktor na hindi siya pwedeng manganak dahil magiging rason ng grumabi ang sakit niyang ito. Pero wala eh. Kahit nakamatay ng kapalit, sabi niya talaga, gusto ko makakita sa ahong liwat. Gusto niya umanong makakita ng anak niya. Kaya nanirahan si Mama sa bahay nila Papa noon. Kasama ang lola, tito, tita ko. Masaya naman sila. Sabi nga ng kapatid ni Mama, yun daw ang mga araw na nakikita niyang masayang-masaya si Mama Elvie. Mabait umano si Mama. Kaya naman gustong-gusto siya ng pamilya ng papa ko. Mapagbigay pero silosa daw. Hanggang sa ipinanganak ako sa buwan ng Hulyo, taong 2000. Plinano ng mga magulang ko na magpakasal sa piyesta sa susunod na taon noon. Nakahanda na po ang lahat noon. Yung gown, sing-sing, venue at iba pa. Ang plano kasi sa Mayo sila ikakasal. Sa kasawiang palad, lumubha yung sakit ni Mama. January ng 2001, isinugod po siya ng ospital sa aming probinsya pero hindi po kumpleto ang mga kagamitan ng para maagapan ang kanyang sakit noon. Kaya pumunta siya sa Maynila kasama ang kapatid ng papa ko na tawagin na lamang nating Tita Mar.
Si Tita Mar ang nakababatang kapatid ng papa ko. Hindi po kasi makakasama ang ate ng mama ko kasi siya po ay isang OFW noon. Si Papa naman ay nagpaiwan sa aming probinsya para magbantay naman sa akin at maghanda sa ibang kinakailangan sa kasal. Mahirap kasing magdala-dala na pa ng bata sa ospital noon. Delikado. Sa Maynila, si Mama magpapagaling. Si Tita Mar po ang kasama ni Mama sa mga check-up at testing niya noon. Saksi ang tita ko sa paghihirap ni Mama. Minsan na rin itong nagbahagi sa kanyang hinanakit na nalulungkot siya. Nag-aalala na sino na raw ang mag-aalaga sa akin kung sakaling mawawala siya noon. Pinilit niya pong kayanin pero nung uoperahan na siya, nagkakomplikasyon ito. Hindi niya kinaya ng kanyang puso ang procedure at sa kasawiang palad ay pumanaw si Mama sa edad na 36 noon, Pebrero ng taong 2001. 6 na buwan pa lamang ako noon. Marami pong hindi nakatanggap sa nangyari. Yung pamilya namin sa Manila, yung pamilya ni Papa at igit sa lahat, si Papa. Noon po kasi Sir Seth, parang wala lamang po sa akin na hindi ako napalaki ng mama ko. Pero ngayong naiintindihan ko na yung lahat, ngayon ko na po napagtanto ang sakit noon. Hindi po talaga inaasahan ng aking mga magulang na hahantun sa gano'n ang kanilang love story. Nangako pa si Mama noon na uuwi siya kung magaling na siya para magpakasal na nga sila ni Papa. Pero dahil sa trahedyang yon, hindi na po ito nangyari. Walang naramdaman na kahit anong sakit sa puso pagkatapos ni Mamang mapanganak ako. Basta biglang-bigla na lamang grumabi yon. Sabi nga ng tita ko, traidor daw talaga yung sakit sa puso. Nagdalamhati ang mga pamilya namin sa Manila noon. Siyempre yung unang tinawagan nila si Papa. Wala pa pong alam yung ibang mga kaibigan nila sa probinsya sa nakakalungkot na balitang yon. Dito na po yung unang kwento ng isa sa mga malapit na kaibigan ni Mama. Tawagin na lamang po natin siyang Tisoy. Si Tisoy po ang labandera ni Mama Elvi. Ito po kasi ang kinukuha niya dahil nga siya ang laging kalaro ni Mama sa taong its noon. Isang araw, naglalabas si Tisoy sa likod ng bahay ng aking lola, bahay nila Mama. Dito kasi nakalagay ang washing machine at malapit lamang din po dito ang sampayan noon. Bale, sa pintuan ka ng kusina dadaan para makapunta sa likod ng bahay. Kinukuha na daw ni Tisoy ang mga nilaban na kumot para isampay. Nang makita niya si Mama Elvina, nakatayo sa pintuan ng kusina. Nakasuot umano ito ng puting damit. Parang duster na puti na mataas noon. Nakayuko ito at natatabunan ang mukha niya sa kanyang mataas na medyo buhagag na buhok noon. Hindi naman nagtaka si Tisoy kasi nga palaging nagsasuot si Mama ng mga whole dress. Ang sabi pa nga niya, sabay ngiti, "Hoy Elvi, nakauwi ka na pala. Kamusta?" Hindi daw po kumibo si Mama at pumasok na raw po ito sa kusina nang walang imik noon. Doon, naramdaman na lamang bigla ni Tisoy ang paglamig ng kapaligiran. Pangalawang kwento. Si Tita Chris ay isa rin sa mga malapit na kaibigan ni Mama. Siya ay malayong pinsan ng papa ko. Noong naihatid na ang labi ni Mama sa probinsya galing Maynila, hindi naka-attend si Tita Chris dahil nasa Tagaytay sila kasama ang kanyang asawa noon. Doon kasi ito nagtatrabaho. May anak si Tita Chris na ipinanganak 1 buwan na mas nauna sa akin. Isang gabi sa apartment nila, nagpapadedi po si Tita Chris sa kanyang anak noon. Nakatulog ng kanyang anak, kaya nagsindi siya ng kandila at nagdasal para kay Mama. Nasa kalagitnaan na siya ng dasal nang may narinig siyang tunog ng mga susi noon. Alam niya yung tunog ng mga susi sa iisang keychain lang. Ganun na ganun. Napaisip si Tita Chris na nakauwi na ang kanyang asawa kasi yun po yung bali sinyalis na papalapit na nga sa pintuan kapag nakauwi na ito. Huminto ang nagkakalansingan ng mga susi noon sa tapat ng pinto.
at may kumatok ng tatlong katok noon. Bawat tatlong segundo umano ay kumakatok ito ng pangatlong beses. Lumapit si Tita Chris sa pinto noon. Binuksan ito. Isang malamig na hangin ang bumungad sa kanya pero laking gulat po niya na walang katao-tao sa labas noon. At dahil naguguluhan siya, isinara niya yung pintuan at naririnig ang kanyang anak na tumatawa na. Nagtaka siya dahil tulog na nga ito dapat, diba? Pero tumatawa raw ito at nang lapitan niya ang crib ay naamoy niya ang pabango ni Mama. Napahagulgol na lamang si Tita Chris habang kinakausap si Mama noon. Humingi siya ng patawad dahil hindi siya nakapunta sa lamay. Matagal-tagal bago ulit nakapangasawa ang papa ko. Pero hindi ako lumaki sa stepmom ko. Si Tita Mar ang nagpalaki sa akin. Itinuring niya akong kanyang sariling anak dahil hindi na siya nabiyayaan ng kanya. Ngayon ay may muwang na ako sa mga pangyari noon. Ngayon ko lamang napagtanto kung gaano kasakit para sa papa ko ang nangyari, Sir Seth. Sa tingin ko ay hindi pa rin nakamove on ang papa ko dahil hindi niya pa magawang magkwento tungkol kay Mama. Siguro na rin dahil may pagkakahuwig talaga kami ni Mama. Kaya nga nung una kong makita ang palabas na Brave ay pigil iyak talaga ako kasi marami kaming nakatutok sa palabas. Mother and daughter love kasi yun. Doon ko napagtanto ang lahat-lahat na nangyari sa aking mga magulang. Ang mas masaklap pa, Sir Seth, ay wala kaming litrato ni Mama. Nung binyag ko kasi ay hindi na-develop ang mga picture dahil wala pang negative film ang camera noon. Dahil dito, nag-aral talaga ako ng sketching para kahit sa ganitong paraan man lamang ay meron akong made-up memory na kasama ko siya sa isang portrait na ako'y 22 years old na. Hindi ko na po ito ipapakita para na rin sa privacy namin. Kahit na wala na si Mama, ramdam na ramdam ko pa rin, Sir Seth, na nagbabantay pa rin siya sa akin.